Paano sinakop ng 20 rabbit ang isang malaking bansa? Ang mga rabbit ay nakakaaliw-alagaan, lalo na kung ikaw ay mahilig dito. Subalit, katulad ng iba pang mga hayop, kapag dumami ng husto ang bilang nila, sila ay nakakapinsala na sa ecology o sa iba pang mga hayop na nakatira din sa isang lugar dahil naagawan na nila ito ng tirahan at maging ng pagkain. Sila rin ay nakakapanira o nagiging peste sa mga pananim ng mga magsasaka. Yan ang problema na kinakaharap ng napakalaking bansa na isa ring kontinente, ang Australia. Hello and welcome to Kalugar TV, kung saan laging abot kamay ang kaalaman. Kalugar, kung bago ka palang napadaan sa munting channel na ito, ay mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa ating mga bagong video na kung saan makakapulot ka ng mga bagong impormasyon at kaalaman. Sino ang mag-aakala na ang regalong 20 rabbit mula England ang siyang magdudulot ng pinaka mapaminsalang biological invasion sa bansang Australia? Ito ay ayon sa pag-aaral ng Proceedings of Natural Academy of Sciences. Ang mga wild rabbit ay hindi native sa bansang Australia at sila ay tinuturing na invasive species. Ayon sa mga magsasaka sa bansang iyon, ay napakabilis umanong dumami ng mga wild rabbit at sinisira nito ang kanilang mga pananim at mga lupain na siyang nagiging sanhi ng malawakang soil erosion at iba pang environmental issues. Ayon sa mga eksperto, ang biological invasion o pagkakaroon ng napakaraming hayop sa isang lugar na dayo lamang o hindi naman likas na tagaroon ay nagdudulot ng malawakang environmental at economic disruption. Ang pagsakop sa Australia ng mga rabbit mula sa Europa ay ang itinuturing na pinakamalalang biological invasion sa kasaysayan. Gamit ang mga historical records ay napagtugma-tugma ng mga mananaliksik kung saan at paano nagsimula ang pagsakop ng napakaraming rabbit sa Australia. Nagsimula ang lahat sa taong nagngangalang Thomas Austin na mula sa England. Si Austin ay isang mayamang tao na nanirahan sa Australia noong ito ay sakop pa ng Britanya. Matatandaang ang Australia ay dating sakop o colony ng Britanya sa napakahabang panahon. Inirigalo ng kanyang kapatid sa England ang mga rabbit noong Pasko ng taong 1859. Ito ay may bilang na 20 at ito ay magkakahalong alaga o maamong rabbit at mga maiilap o wild rabbit na hinuli mula sa ilang. Isinakay ito sa barko at ipinadala kay Austin sa Australia. Pinakawala ni Austin ang mga rabbit sa kanyang malawak na lupain sa Melbourne, Australia. Subalit, laking gulat ni Austin dahil sa loob lamang ng 3 taon ay dumami ang bilang nito at naging libo-libo at nagpatuloy pa sa pagdami. Makalipas ang ilang taon ay sinabi ni Austin sa isang lokal na pahayagan na sinubukan niyang pigilan ang pagdami ng kanyang mga rabbit at umabot nga sa 20,000 ang kanyang napatay. Subalit, hindi niya pa rin napigilan ang pagdami ng mga ito. Hindi lang naman si Austin ang unang nagdala ng rabbit sa bansang Australia dahil may nauna ng 5 rabbit na dinala roon noong taong 1788. Sakay ito ng mga unang barko ng Britanya na nakarating sa Australia. At bukod pa rito ay mayroon pang naitalang 90 bilang ng mga pagkakataon na may dinalang rabbit ang mga British sa Australia sa sumunod na 70 taon. Subalit, sa pag-aaral ng mga eksperto sa genetics ay natuklasan nila na ang mitochondrial DNA na siyang naipapasa ng ina papunta sa anak ay mula sa 5 rabbit na nagmula sa Southwest England kung saan nagmula ang mga kamag-anak ni Austin na siyang nagpadala ng rabbit bilang regalo sa kanya. Dito na kumpirma na mga rabbit ni Austin ang pinagmulan ng lahi ng napakaraming rabbit ngayon sa Australia na tinatayang aabot sa mahigit 200,000,000. At hindi tulad ng ibang alagang rabbit na maamo, ang karamihan sa lahi ng rabbit ni Austin ay mga wild at maiilap. Kung kaya naman ay nagagawa nitong mabuhay kahit sa mahihirap na kalagayan o klima
sa bansang Australia at hindi sila basta-basta nakakain ng mga predator. Naging napakabilis ang pagkalat ng mga rabbit at aabot sa 60 milyang lupain ang nasasakop nila kada taon, hanggang sa nasakop na nila ang buong kontinente ng Australia sa loob ng kalahating siglo. Aabot sa $200 million ang pinsalang idinudulot ng mga rabbit sa agrikultura ng Australia taon-taon. Ayon naman sa isang ecologist sa University of Adelaide, Australia, ay hindi umano dapat isisilahat kay Austin ang nangyayaring pamiminsala ng mga rabbit sa kanilang bansa, dahil hindi lang naman si Austin ang nagdala ng mga rabbit sa Australia. Mga kalugar, hanggang dito na lang ang ating video, at kung nagustuhan mo ito ay huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Muli, this is Kalugar TV at maraming salamat sa iyong panonood.